Karaniwang namamataan sa ilang lalawigan gaya ng sorsogon ang mga butanding na itinuturing ng endanger o nanganganib ng maubos. Pero sa isang maituturing na pambihirang pagkakataon, may natagpo ang butanding sa Manila Bay. Nakita siya ng isang bangkero. Agad rumisponde ang Philippine Coast Guard at natuklasan nila. May malalim na sugat ang butanding. Mula sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Manila, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Mike Mel, isang butanding nga ang napadpa dito sa may Bay Walk, dito sa may malapit sa breakwater sa Manila Bay dito sa Rojas Boulevard. At nakita siya kanina na nasa may 10 meters away from the Bay Walk. Ngayon, sa mga oras na ito, yung nakikita nyo, itong mga taga-Philippine Coast Guard nga ay pilit na itinataboy itong butanding na ito para hindi na siya mapadpad pa malapit dito sa may mga batuhan na maaari pang makadulot ng mas matinding sugat sa naturang butanding. Ikalawang beses na itong nangyari na may napadpad na butanding dito sa Manila Bay. Nangyari rin ito noong 2009. Pero noong panahon na yon, patay na ito ng makita. Pasado alauna nga ng hapon, nang mamataan ng bangkerong si Wilfredo Martinez ang isang butanding na lumalangoy malapit sa breakwater sa Manila Bay sa Rojas Boulevard. Noong una, inakala raw niyang pating ito kaya sinubukan raw niyang sakyan. Pero kalaunan, umalis din siya matapos makitang may sugat ito sa likurang bahagi at sa buntot. Naligo ako, gusto ko lang matuwa kasi doon sa amin sa Dunsul marami niyan. Sinasakyan talaga ng tao 'yan. Pagka malapit sa gilid 'yan, pwede kang sumakay. Hindi man nangangain ng tao 'yan, mabait 'yan eh. Kaya sinakyan niyo. Sinakyan ko, pero makita ko may sugat. Hindi na ako Tapos dumating yung mga ron, pinababa ako. Napansin din daw ni Martinez na pagewang-gewang ang langoy ng naturang butanding. Nakakaawa siya. Mahina, maano siya. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na rumisponde na may sugat nga ang naturang butanding at aabot daw sa 3 to 4 inches yung hiwa nito. Yun. Ano yun, naghahanap na kalinga? Yung para ba siyang nararamdaman niya masakit at wala siyang mapagpaanuhan, dito napunta sa gilid yan. Ganun yun. Ano yun? Para humingi ng tulong? Parang ano siya, ganun. Parang mahanap ng kalinga. Kalinga, o. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, o BFAR, tinataya na sa 10 pulgada ang haba ng sugat ng butanding. May lalim itong 2 pulgada. Posibleng tinamaan daw ito ng propeller ng isang bangka o iba pang sasakyang pandagat. Bandang alas 2:30 nang rumisponde ang Philippine Coast Guard sa lugar. 10-15 minuto lamang daw ito matapos itawag sa kanila na mayroon nga naligaw na butanding dito sa may Bay Walk. Nag-dispatch agad sila ng 2 patrol boats at 2 rubber boats na may mga special operations group divers para itaboy ang butanding para di na madagdagan ang sugat nito. Isa pa nga sa kanila ay sumisid para alamin ang tunay na lagay ng butanding. Nasa 4-5 metro ang haba ng butanding at nung tinanong natin kanina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, itong may haba raw na ganitong klase ng butanding ay nasa may 3 to 5 years old daw ang edad. Matagal na nanatili sa may 10 meters away from the Bay Walk ang naturang butanding. Gusto po namin siyang itaboy, pero ngayon nga pong nakita po namin siya ay meron pong parang sugat o hiwa dun sa kanyang buntot. Tinitingnan po namin na wag po siyang mapadpad dito sa batuhan. Baka po masaktan pa huhuli siya. 3 to 4 inches po. 3 to 4 inches po. According po dun sa nag-free dive po kanina. At anong itsura ng sugat? Kasi parang laceration? Para po siyang hiwa na pataas daw po. Nababahala ang Philippine Coast Guard dahil baka sakyan pa nga ito ng iba pang mga tao kanina gaya nga nung ginawa nung isa sa mga bangkero. At kanina matagal-tagal na nagbantay itong mga taga-Philippine Coast Guard pero hanggang sa mga oras na ito ay naririto pa rin sila at dumating na nga rin yung mga marine biologists mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hindi kaagad, Mel Mike, maaaring maitaboy ng talagang malayong-malayo na yan hanggat may syempre hindi pa nagagamot yung sugat dahil kailangan lapatan muna ng karampatang lunas ang sugat ng naturang butanding. At sa ngayon ay dagsa nga yung mga nakikiosyoso sa butanding at lahat ay interesado sa kanyang magiging kapalaran. Kanina, Mel Mike, nung medyo bandang hapon, every time na makikita yung palikpik o yung buntot nitong butanding ay talaga namang nagsisigawan at naghihiyawan yung mga tao. Talagang nag-enjoy sila
na makita ito nga naturang Butanding. Noong 2009, gaya ng sinabi natin kanina, ay may napadpad na rin Butanding dito sa Manila Bay. Pero mahina na ito ng matagpuan at sa loob lamang ng 10 minuto ay namatay na rin. Naging controversial naman ang mga larawan ng Butanding sa Bolsyon sa Cebu na sinakyan at ginawang tila surfboard ng ilang residente roon na matatandaan nyo yung Butanding na yan. Yan yung medyo naging controversial nga dahil medyo pinaglaruan pa siya ng ilang mga residente doon. Pero nag-apologize naman din sila agad. At iyan ang gustong maiwasan ng mga taga-Philippine Coast Guard. Kaya naman talagang mahigpit yung kanilang pagbabantay dito. At sa mga oras na ito ay kasama rin po natin, Mel Mike, si Mr. Assis Perez. Siya yung Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para bigyan lang tayo ng kaunting impormasyon kung ano po yung maaari nilang gawin. Sir, I understand and alam naman natin na talagang matindi yung naging sugat nitong Butanding na ito. And I understand meron na rin po tayong marine biologist na nag-dive sa ngayon. Ano po bang magiging aksyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para dito? Tuloy-tuloy po nating babantayan yung Butanding at meron na rin po tayong dalawang veterinaryo na nandito na rin po sa atin para po kung sakasakaling lilitaw siya, eh malampak, magbigyan po natin ng paunang lunas yung Butanding. Mm-mm. Isang katanungan na lamang po, sir. Normally po ba, yung mga ganyan na mabutanding, kaya sila napapadpad dito sa may bandang Baywalk? Eh dahil dun sa sugat nila, o ano pa po ba ang mga other factors na maaaring mag-trigger para sila ay lumapit dito sa may bandang Baywalk? Ang Butanding po kasi filter feeder po yan, humahabol po yan sa pagkain. So baka po ang tingin po namin, maaaring may hinabol po mga pagkain yan dito. At baka in the process of going into here, baka dinamaan nga po ng propeller ng bangka. Alright, maraming salamat po Mr. Assis Perez, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Manila Bay. Mel, Mike? Pwede bang matanong si Director Perez? Oh yes, yes Mike, naririnig ka niya. Director, magandang gabi po. Si Mike Enriquez po ito. Alright, sorry. I-re-relay ko na lang, Mike, yung katanungan mo. Hindi ba delikado para sa Butanding na tumagal dyan sa Manila Bay dahil sa tindi ng dumi ng tubig dyan, Director? Director, magiging delikado po ba raw sa Butanding na manatili ng matagal yung Butanding dito dahil nga sa dumi ng tubig dito? Opo, hindi po kasi masyadong maganda yung kalidad ng tubig ng Manila Bay. Kaya mas maganda po talaga na makaalis ka agad siya sa lugar na ito. Opo, masasabi niyo ba po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong gabi, alam natin na may sugat yung Butanding. Ano pong kalagayan ng kanyang kalusugan sa mga sandaling ito, Director? Sa mga sandaling ito, Director, ano daw po ang makakaya ng Butanding na magawa dahil nga medyo may sugat na siya, no? At nananatili pa siya dito sa may 10 meters away from the Baywalk. Sa bahagi, base po dun sa report po na nakuha natin ngayon, medyo hindi na po makita sa malapit. So maaari po na medyo nakalayo na siya, pero tuloy-tuloy po yung gagawin nating monitoring to make sure na makalayo po siya at siyempre kung aabutan pa po natin, bibigyan po natin ng karampatang lunas. Meron na po tayong dalawang veterinaryo na nandito rin po ngayon. Alright. Maraming salamat, Director Perez at Marie Somali.